And what's up mga kaibigan? Welcome na naman po tayo dito sa ating bagong episode sa ating segment na Kwentuhan with Bert Portea. Okay, kung saan ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga agimat, sa mga mutya, mga anting-anting, mga bertud-bertud na yan at ang mga hiwagang nagaganap dito sa ating mundong ginaganawan. Okay. At ngayon sa video topic natin ngayon, sa episode natin ngayon, ay pag-uusapan natin ang mga simbolo na nakikita natin sa ating mga panaginip. So, syempre pag natulog tayo, no, iba-iba ang nakikita natin, iba-iba ang panaginip natin. At ano nga ba ang mga interpretasyon ng mga ito? Ano bang mga meaning ng panaginip ng ganito? Okay? Okay, pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa isda. Tama po ang inyong narinig mga kaibigan, tungkol po ito sa isda. At malaman po natin kung ano ba ang panaginip ng isda. Kung ito ba ay swerte at ito ba ay malas. So bago natin talakayin yan, so alam mo na ang gagawin mga kaibigan. So please subscribe na sa aking YouTube channel at mag-ring na rin ka sa notification button para ikaw ay updated sa mga susunod natin mga videos. Okay, so first of all, itong mga impormasyon na tatalakayin natin ay galing ito sa Google. Okay, so nag-research tayo ng mga impormasyon at itong ating mga nakalap na impormasyon na may kinalaman sa panaginip ng isda. Okay. Ang isda sa panaginip natin, okay? So number one, sumisimbolo ito ng ating freedom. Tama po, mga kakwentuhan. Tungkol po ito sa freedom. Kaya pag ikaw ay nanaginip ng isda, ay nangungulugan na ito ay tungkol sa kalayaan, sa freedom. Freedom of speech, freedom of emotion, freedom of... basta kung anong paraan na gusto mong express na malaya ka. Mga ganyan, diba? Tulad dito sa YouTube, diba? Malaya ang sino mang YouTuber ang magsabi ng kanilang gustong sabihin, mapa-negative man no ito, o positive. O kaya nga karamihan ay puro negative na lang ang nasasabi ng mga ibang YouTuber, kaya sila ay nababash sa mga panahon na to, 'di ba? Okay, pag-usapan natin yung sa isda na panaginip. So mga kaibigan, no, kapag ikaw ay nanaginip ng isda at kung ito ay nasa dagat, ayan, no, anumang uri ng isda, ito man ay tilapia, bangus, talakitok, goldfish, basta isda, mga kaibigan, no? Isda na nasa dagat. Ibig sabihin, ang estado ng iyong buhay sa panahon ngayon, sa waking life mo, ay napakalaya. Ibig sabihin, maaaring malayo at pwedeng kahit saan ka mapunta. Sabihin, napaka-open ng mundo para sa'yo. Yun ang status ng iyong pamumuhay sa ngayon, ibig sabihin nun. Sa mga taon na kapanaginip ng isda na nasa dagat, ay sila din ang malayo ang mapupuntahan. So, pwedeng sila ay mag-abroad, sila ay magtayo ng negosyo, maraming taong makakausap, para napakalaya ng gusto nilang gawin, meron silang kapangyarihan, meron silang budget para gawin ang kanilang gustong binabalak na plano. Okay, so hindi problema sa kanila kung ano man yung gusto nilang gawin. Okay, so yun po yung panaginip na pag ang isda po nito, pag yung isda sa panaginip nyo ay lumalangoy-langoy yan sa dagat. So interpretasyon po yan, sinasabi ko kanina, ng kalayaan. So next naman natin, kung ang isda po natin sa panaginip ay lumalangoy-langoy lamang. Ito ay nasa ano lang, nasa aquarium. Nasa aquarium lang. Ibig sabihin ay
mababa pa ang iyong self-confidence. Ibig sabihin, hindi pa ikaw handa sa posibilidad na malayo ang iyong mararating. Sabihin ay na-stuck ka lamang sa sitwasyon na meron ka ngayon. Okay, so sino itong mga to? Sila yung mga tao na na-stuck na lamang sa problema na meron sila ngayon, na parang tinanggap na lamang nila kung ano yung problema na meron sa kanila, at tinanggap na lamang nila na yung problemang ito ay makasama na lamang nila sa buhay nila, na hindi na lamang nila ginawan ito ng solusyon, na pwede naman nilang gawan ito ng solusyon, diba? For example ay yung mga taong naluglog sa kahirapan, so tinanggap na lamang nila na sila ay hanggang sa pagtanda nila, hanggang sa sila ay makapag-asawa, ay tatanggapin na lamang nila na sila ay nasa mahirap na stage. Well, nasa tao na lang yun kung anong choices nila, kung gusto ba nilang mag-improve pa sila, kung gusto ba nilang umahon sila. Well, kailangan ay magsusumikap. Kailangan nilang magsumikap. Hindi basta-basta lamang natutulugan ng problema at tatanggapin na lamang ito sa buhay nila na habang sila ay bawian na lamang ng buhay. Yun ang simbolo ng isdang nasa aquarium. Meron din naman na sa para sa mga estudyante, no? Sa mga estudyante rin na feeling nila na na-stuck na sila sa kalagayan nila nasa kurso. For example, ay hindi nila gusto yung kurso nila na pinili nila. For example, ikaw ay gusto mo ay fine arts in the first place, pero ang na-enroll mo ay medical. In your deep inside ay hindi ka malaya dahil hindi mo nagagawa yung gusto mong gawin, kung ano yung purpose mo sa mundo, na hindi naman talaga medical, kundi ikaw ay nasa arts category. Kaya sa mga kadalasan mga estudyante na panaginip ng mga isdang nasa aquarium, ay yun ang mga nararanasan nila. Okay. So next naman natin ay kapag ang tao ay nanaginip na ang isda ay patay. Naku. Kung ang isda ay patay, no? So alam na po natin ang meaning po niyan, dahil ang isda ay sumisimbolo ng kalayaan, ng freedom. So ibig sabihin ito ay malaki ang problema ng taong to. Okay? So malaki ang kinakaharap ngayon ng taong nanaginip ng patay na isda. Nabubulok na isda, basta patay na isda. Okay? So ibig sabihin ito ay nawala na siya ng pag-asa. Kumbaga hopeless na yung mga sitwasyong nangyayari sa kanya. So ngayon, sa mga taong nakapanaginip ng mga isdang patay o isdang patay, ay pagising mo ay kilalanin mo pa ang iyong sarili. Kundi kumausap ka ng mga eksperto o hanapan mo na ng solusyon yung problema na meron ikaw ngayon. Hindi basta yan masusolusyonan ng pawawalang bahala lang. Parang di mo na lang ito papansinin. Bawat problema ay meron tong solusyon. Okay? At ang solusyon na to, yun ang magpapa-improve din sa'yo. At syempre, kapag sa mga susunod na panaginip ay nakapagpanaginip ka na ng malayang isda, ay parang ikaw rin naman yon na malayo na rin ang mararating. Parang nabanggit ko kanina na napakalaya kahit saan siya marating. Napakalaya, diba? So by the way, hanggang dito na lang muna ang ating video topic ngayon na tungkol sa panaginip na may kinalaman sa isda. At kung ikaw ay mayroong question, katanungan, opinion, ay mag-comment ka lang sa comment box at atin niyang tatalakayin at gagawan pa ng video topic. So by the way, ako ulit si Bert Portea, at ulit mag-subscribe ka na dito sa ating video topic, and see you in the next videos. And then again,
Bye-bye. See you again.